Isang oras ka lang magkuskus, mahirap na. Yung 48 hours pang nagkukuskus ka, na hindi binayaran yung ibinigay mo sa kanya. Kaya di ba nakakahiya, mga kapatid? Nakakahiya kung hindi ka magbabayad ng utang kasi hindi lang pera nakasalatay dyan. Hindi po tayo nagbayad sa utang, hindi tayo makakaabon sa utang. Amen! Amen! Kaya yun yung restitution. The restoration of something lost or stolen to its proper owner. Minsan sasabihin ng kapatid, kasi yung utang ko binayaran na ng Diyos. Hindi na binayaran ng Diyos yung kasalanan mo na hindi mo kayang bayarin. Yung utang mo, ito ang utang na, ikaw ang magbayad. Pag mo sabihin sa ating Diyos nang nag-abot sa iyo, o yung sister na ginamit ng Diyos nang iabot sa iyo, kung ginamit yung sister, kailangan gamitin din yung sister na mabalik sa Diyos yung inutang mo sa kanya. Amen. 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 So sabi nga ng Romans 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin, kanino man iman sa sagutin tayo mag-ibigan. Ika-apat mga kapatid. Una, forgiveness. Ikalawa, reconciliation. Ikatlo, restitution. At ang ika-apat, resolution. Ang ibig kong sabihin ng resolution, ito yung ninanais mo na mangyari. At ano ang ninanais na mangyari ng pangangaral ng Panginoon sa gospel natin ngayon? Be united in Christ. Be united in Christ. Unity in Christ means that all believers are in a relationship with Christ. And by extension, to every other believer. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So itong mga verse na ito, mga kapatid, na inihahatid ko sa inyo ang paraan upang mapanaguliin natin ang mainam na pakikipagrelasyon sa kapwa. At ngayon po, sa gospel natin ngayon, ibigay ko yung tatlong pattern for reconciliation. Narinig na natin ito kanina kay Father, pero ulitin ko lang, mga kapatid. The pattern for reconciliation keeps the matter private just between the two of you. Unang hakbang, mga kapatid, sabi po dito ay, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ang unang pattern, mga kapatid, keep the matter private. Kailangan pribadong pag-uusap. At ito po ang hakbang na dapat nating dalhin. Steps to be taken. Letter A, go to him with the idea of winning your brother, not winning argument. Go to him or go to her with the idea of winning your sister, not winning argument. Kasi minsan, ito ang problema natin. Panalo ka sa argumento, pero talo ka sa relasyon. Dapat hindi ganon. Ang anak ng Diyos, kung hindi naman kayo magkakasal at hindi magiging aba ang inyong sarili, magpanayak na lang kayo. Hindi baling talo ka sa argumento. Ang importante, panalo ka sa pakikipagrelasyon sa iyong kapwa. Amen. Amen. Letter B, mga kapatid. We must not go about condemning our offender or spreading gossip. Ang kailangan, mga kapatid, ay kapag kinausap natin siya, pinagsabihan natin siya, huwag mo namang ikwento sa iba ang pinag-usapan ninyo. Alam mo, sister, nag-usap kami ni sister, pinagalit-galitan ko siya. Siya naman, ang pait-pait niya, oo lang siya ng oo, oo lang siya ng oo. Ngayon naman ikaw, nagkaayos na kayo, ikinwento pa sa iba. At ang marinig niya, ayun, away na naman uli kayo. Kung kaya mo, pati sarili mo, paglihiman mo, maglihim ka sa sarili mo. Sabi ng Biblia, yung ginawa ng kanan, huwag nang ipamalita sa kaliwa. Amen. Ako po as a preacher, ang laki ng respeto ko sa privacy ng tao. At ito ay tinuturo ko rin ang isang paraan para maipati
sa iyong kaaway na minamahal mo siya. Gaya ng utos ng Panginoon, love your enemies, respect your enemies' privacy. Amen? Huwag mong sundan-sundan, comment ng comment. Huwag mong tignan ng tignan, pagkatapos react ka ng react. Hindi ba? O tignan nyo ito, halimbawa na lang, yung asawa mo may kapit, sinusundan mo yung kanyang account. Kada post nung account nung kabit ng asawa mo, ito ang sagot mo. Sa kabit ng aking mister, I love you 3 times a day. Paniniwala ba siyang mahal mo siya? O iisipin niyang iniinis mo siya? Higalang mo ang kanyang privacy. Sapat na yan para maipakita mo na marunong kang magmahal sa mga taong pinaiinig sa iyo ng Diyos kahit inaayawan ka ng mga tao. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Amen! Go in with the idea of winning your brother, not winning argument. We must be carried out in love, confront in love. Kung kausapin mo ng baho na ipag-ibig. Iwanan mo yung inis doon sa iyong siya. Habang naliligod ka, hayaan mong maiklas ng tubig na bumuo sa iyong inis mo, yung galit mo, yung hinanakit mo, para kapag kausap mo na yung tao ito, ang lumalabas sa iyo pagmamahal sa kanya. Amen! Ikatlo, mga kapatid, after po ito ng keep the matter private. Number one, letter A, go to him with the idea of winning your brother and winning argument. Letter B, we must be carried out in love, confront in love. Letter C, mga kapatid, importante ito, we must do it out of true humility. We must do it out of true humility. Galatians chapter 6 verse 1-4, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayo pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Sabi dito ay, gawin ninyo ito ng buong hinahon, out of true humility. Ikalawang pattern, mga kapatid, ask for help from others. Narinig na rin natin kanina yan. Magdala ng 2-3 saksi, testimonya ng inyong pag-uusap. Kung hindi pa siya makinig sa inyo. Pero yung dadalhin mo saksi, hindi kakampi mo. Hindi yung taga-sulusul mo, kundi saksi na napag-usapan ninyo. Dahil ang layunin talaga ninyo magkaayos at magkasundo. Ang problema, sabi dito, ay paano kung hindi makinig pa doon sa 2-3 saksi? Ano yung ikatlong pattern ng kapatid? Ang ikatlo, ask the church for help. Ask the church for help. Yun na po ang pinaka-ultimate. Una kayo munang 2. Ikalawa, kailangan may kasama kong saksi, tagapamagitan sa inyo. At ang ikatlo, kung hindi pa rin makinig, magsama ka ng maganda sa iglesia. O magsama ka ng mga taong in church sa inyo, sa iglesia. Ask for help from others and then ask the church for help para tulungan kayo. Ano ang layunin ng kapatid? Magkaayos kayo. Dahil ang layunin po ng Diyos ay isang payapang pamumuhay ng kanyang mga anak. Huling kwento. Atin-atin lang ito sa Sunday group. Kagabi po, nag-usap kami ng misis ko. Meron siyang konting reklamo sa akin. Sabi niya ay ganito. Sabi niya, yung kusina natin, pinalagyan mo ng 1 step. Kaya na naglilinis ako, sabi niya, nahuhulog ako.
Yung pantahan mo ng motor, pinalagyan mo rin ng one step. Kaya na naglilinis ako, nahulog ako. Pagsap ako sa unang step ng hagdanan natin, sabi niya, nahulog ako. Sabi niya, tatlong beses na akong nahulog. Ang sagot ko sa kanya ay ganito, buti ako, sa'yo lang nahulog. Diba siya sa record ko? Kinasagot ko, buti ako, sa'yo lang nahulog. Alam mo, alam ninyo, biglang napunta ng CR. Bakit? Kinilig eh. Then, yun ang sagot ko talaga, yung mukha niyang tila inis sa akin, biglang napalitan ng sabi sa gusto niya sa akin, ay, ewan ko sa'yo. Yun lang talaga kapatid. Hindi ba? Kasi, yung pagkatulad mo, ahaba. Pero kapag alam niya, na ang sagot may sagot ng pagmamahal, mapayapang lahat ng bagay. Amen. Kayo, kanino kayo nahulog? Kayo na tayo, mga kapatid. Itaas ko namin ang ating mga prayer request. Sa sabay ng kalahin ng prayer request, yung kapayapaan ng ating puso, hinahangad ng Panginoon bilang anak niya, miyembro ng ganitong community. Thank you.